Kalipay mawala kung ikaw yutang natawhan mapukan. Sulod sa daghang katuigan, ikaw naghatag kabuhian sa pinangga o gihigugma kong tribo. Actually, at the end, research naman dito regarding ang SM project. Tapos, dili na dito siya ang may patugayan pati ni, kadyo na ito action para ang kibaw na biyagin ka kung saan ka-importante yung milita, especially ng ancestral land, pag ito na ako. I know may nga, kabalo ka nga, kaninga plano is maka-affect yun yung maka-affect yung ancestral land. Ano pa yung labo sa ipakan sa inyong culture tradition? Naugan ito yung grateful sa sige community ngayon, always understand. Sa ka-importante ang buong land of the heritage. Hindi ka biya ko niya ng land grabbing. Historically, dili biya ko fight ako ng mga ancestors, mga nga na iguro ng mga lupa, iguro ng mga wala, iguro ng ulang niya. Niya karon, na mauna lang yung land na bilin, dili dyan ikabay mo. Actually, at the end, pupusang pag-inang wala pa sila mag-grab o release. Wala pa ganit sila yung engineer. Wala pa sila nag-release o end for regarding sila mga contractors o silang architects. So wala pa rin yung helpful na data para maka-identify who's who behind this project. Oh, okay, Renak Mayan. Men are also in our side. Your ancestral land is untapped. Ako po mga office mate, if mag-sign us ng petition, probably mag-buat sila grant against it and I will do my job para ma-find na ko kinsa gitang head ang mga friendship. Salamat kay Fred. Thank you. Good kay ko sa friendship natin. Kuan lang yung grabe na yung siguro kayo ang pressure na kung i-carry ka rin. Isaling magulit yung dati sa ang kuwa. Kanilagay mo sa ang pag-save ang mga land karo. Ala! Tayo naman, Leite! Mula na ko, tiha. Kay klasit pa na ako. Thank you, kaayo. Sige, ingat ka, Mayo. Sige, tayo na po. Sige, tayo, Leite! Honestly, Aish, there's nothing so interesting about the plant. I mean, okay, nakakontribute sila sa itong environment, pero dili magyapon sila ang major contributor sa pag-produce ng oxygen and pag-uyot sa carbon dioxide ng dagat ng Japan. So, we don't share the same opinion. Kita ka ng mga kahoy, di ba? No, fine, but it's terrible. Huwag ka na yung mga scalp karo. Saan mga kahoy na ito? Karo malingaw pa dito.
na natong naon, industrialization. So you think plants don't matter? Dapat gani reserve na to atong plants kay time will come. Nakapulo sa future ang mga tao makisod ang pangita sa inyong kapuyan. Kay wala na yuta. It's because itaon ito sa atong matwikong industrialization. And the saddest part for you is the government tells you that it is a governmental project. Wala na kayo nabuha. Iguro ka mo tanong ikuha yung yuta. Anyways, what do you think or imagine the future will be? Or after a few years from now? Like, pag matabi skwela, what are you gonna do? Indeed, the tribe people of Mindanao has equal rights over Mindanao. Yes, Ismaya. With all due respect, ma, if it is true nga mga Muslims, Christians, and Lumads na equal rights over Mindanao, then nanuman nga mga ancestral land kihimuon or i-convert into industrial building or SMON. Nga nung ako mga tribes, kay kami manoy gideprive sa mong own rights over our chosen land. Maya! Musta man ta? Musta man yung pag-eskwela niya? Wala man. Okay ra ko, ma. Pa. Isensya na nakaog ito may nabugatan sa responsibilidad diri sa balay. Abalo man jud ka nga ikaw ra may naka-eskwela sa ato. Unang, isensya jud na. Mahulay sa dahil ay paglangan kay magsugo na tarong taot-taot. Ang tribo ko, simple pero puno sa kalipay o kaanindot. Unta kining paghudyaka, dili mahunong, ug hinaot kami makapadayon og paglipay dinhi sa yutang among pinili. Bugnaw nga huyuhoy sa hangin, uban ang awit sa kalanggaman, lunhaw na mga dahon, manindot na adlaw ug bulan sa kalangitan. Unta kining tanan padayon namong masaksihan, hangtod sa katapusan namong ginhawa. Masayod ako'y importante na maabunda atong ekonomiya. Pero unta madungog among pagpananilit ug pagsangpit na dili kwaon among yutang pinili o gimahal. There you are, Miss Punctual. You're always late.
Sorry ha, traffic man good. Ngayon po kuan work na giyapas. I know, bisan pila ka years na walay balita sa imo. Busy giyapon ka mong nalita po karun. May gani kay kanona ka kuan, contact or connect sa ako. Well, Mr. Always on time. Wala mo po nag-pretend nga busy ko. Nowadays, magudahan ko katubangon yung works. Ha, di ay. Busy sa work. Tara. Ano sa din mong ikabusihan lately? I'm helping this friend mong good. Grabe ka, complicated lang giyagian. Pero gabong mga night challenges sa iyong family. Ngayon, nakulog pag yun niya. Yak na siya responsibility sa iyong friend. Indigenous mo rin siya. Wala, so, nakaamigo ka glumat? Oo, ano naman kaya eh? Nothing, just news to me. Anyway, nidagan mo na sa ako about silang land. Unya na pressure siya gayo kay nabuhos sa iyatang ng book sa iyong plan sa iya ka kaya siya naman yung naka-eskula. Pinisod yung kamugat na nakangilang ang responsibilidad eh. Pero, knowing the fact na minority sila, lisod yun ang magtaabang sa ila habitaw yun. Anyway, kumusta naman ka? Kasi mga ganap sa mong life. Kumusta man ang atong world best engineer niya? Wala pa rin ako kalimut siya ng isang video ko. Ha? Gisulti na na ako? Pag sure, right? Dahil may sumusog, kung gay ko niyo sa unang mga fairy di ko sa plants, nalimut na ka? Actually, layo pa kayo ng world's best eh. Wala pa ganit sa Nisha's best. Pero, I'm very close on getting there now. So, that's the way. Ganina ba no sa atong pagbaklay kay daghan na jugang estudyante diri sa atong eskwelahan. Nagibitaw pero unsa ni mo mga na-achieve nga project? Well, I pitched some project and did some as well. Pero wala pa jingon nga kanang grabe ka significant nga mga panghitabo. Pero I actually am glad no sa mga technological advancement and development that will economically help there sa Iligan. You know, you're still the same gap. Ito ay I don't think if pwede ba siya i-disclose, pero naay project nga kanang kuan dako jud siya and nakadungog ko na ikaduhado ko sa mga engineer nga ilang choices or pilian. Sus, makuha jud kay gyud sa background pa lang nimo. Of course ako pa, pero bitaw oi if ever mapili bitaw ko and mahimo na kun nga project nga tarong gyud makatabang gyud siya para ma-achieve na ko ang goal nga mahimong world's best engineer. Unsa lagi na nga project? Di palagi siya pwede kuan lagi, kanang i-disclose ba? Ah, bas mabot ang time, sikat na kayo kanya ko, wala ko kabalo. Okay, pero bitaw eh, kanang kuan, SM ba? Ha? SM! Uy, okay ra ka? Ganyan na ako love story dere ba? Wala ka nakapaminaw sa ako ano. Gab, I need to tell you something. Ha? The SM project, that's what I'm working on. Remember I told you I have a friend, Lumad, and her name is Maya. Huwag ka nang gitukuran sa SM project karon, is territory na sa mga indigenous people. Gab, that project could potentially eliminate them. Wait sa Aish. Paminawas ako, i-relocate man po sila, so wala ko'y nakita nga problema. Gab, look closely, diyan nagdadako ang mga Lumads. They build their whole life in that land. Ilang culture, ilang mga lifestyle, basically ilang whole identity. Dili sa yun nga pawaon sila anak para nala ikatukod. Okay, Aish, nakasabot ko sa imong concern. Pero kabalo ba jud ka nga mga project kasama sa SM All kay very necessary for Iligan. And you know that very well. Kaya ako na siyang gi-emphasize sa imo atong high school pata. Mao gani nga i-relocate sila. Gab, do you hear yourself? Ilaman ng land. Dapat din na siya hilabtan. Kabalo ba ka nga isa na sa culture dili sa Iligan? Naminaw ba ka, Aish? Mao gani nga i-relocate sila. Diba? Maka-start o maka-rebuild sila sa ilang life. Kabalo man kung implant ka nga project kay both of your parents involved sa politics. Come on, Nice. Ayog apil-apila akong parents. Abi ko man nagsuportahan ko nimo sa pagkabot sa akong mga damgo sa kinabuhi. Unya karon mas pilion nimo imong friend nga lumad kaysa sa ako. You know, Gab, sakto na. How I wish ipanganak ka nga lumad. Thank you.
and gentlemen, thank you for joining us today with the uprising, economic versus cultural uprising of the current proposed SMall. As of the moment, the SM team has not arrived yet. But we have a special guest for today. She is a well-recognized environmental scientist, an advocate, and a representative of the local community, Ms. Aisha Rahman. Thank you for having me here. The reason of my presence today is to shed light on the proposed project and raise concerns within our community. As an environmental advocate, I believe that crucial kayo nga ma-address ang potential impacts sa atong natural resources ug sa atong cultural heritage. Okay, Ms. Rahman, can you elaborate the specific concerns regarding any project? And what do you hope to achieve for in speaking out? The concerns of this project is that the area they wish to stand on this building unholds the ecological value and interwin the tradition and the identity of the local community. Yeah, I don't see a reason why. It's true, right? Absolutely, we need to explore sustainable development practices that take into account environmental stewardship and cultural preservation. There must be an open discussion with all stakeholders, including the local community, because that can lead us to the innovative solution that everyone can benefit. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. I would like to clarify some important legal aspects regarding the land in question. As per our extensive research and verification, the land in question is legally owned by the government. Our company has acquired the land through a lawful process, making us the legal owner and granting us the right to pursue development within the legal framework. We understand the concern raised by the local community, and we wish to address them with utmost transparency and responsibility. It is important to note that the likelihood of significant damage or disruption to the local community is highly unlikely. Our company is committed to implementing sustainable practices and minimizing any negative impacts. However, it is crucial to recognize that failing to comply with the lawful processes and disregarding the terms set forth in the statement may lead to legal consequences. We strongly advise all parties involved to respect the local boundaries and engage in constructive dialogue to find a mutually beneficial solution. I respect the legal terms in the subject matter. However, the land in question has been protected by both barangay and municipality. It has been the center of ANTAP historical and cultural heritage in 1998. And up until now, please, Ms. Aisha, the title was long revoked. It hasn't even been supported in the government since 2005. So the land was not owned by anyone, but it is now belong to us and we have right to proceed to develop. Giilamin ninyong mga lumad, ug nasayod kami kung unsa inyong mga istorya sa amuang mga lumad. Pero dili gyud babayran og bag-ong lugar og kwarta ang kasakit nga among nabati mahitungod anang proyekto ninyo. Dili gyud mawala sa isa ka simple nga papel ang amuang kaguol nga giatubang karon. Hinaot na sayod mo nga og kini mahitabo sad sa inyo. Sakit gyud hunahunaon nga mawalan og dako nga butang nga labag sa kabubuton. Maong naami diri sa inyo ang atubangan karon. Muhangyo nga kanang SM project ninyo ibalhin na lang na sa laing lugar or kung mahimo dili na lang ipadayon.
It's my time. It's your time. It's your time. It's my time. It's your time. It's your time. It's my time. It's your time. It's your time. It's my time. It's your time. It's your time. Ito naman ako makabot akong pangandil sa kinabuhi. Unya, mura makaglamunan sa akong konsensya. Mahunaunan ako si Aisha o si Maya. Unya, grabe pa dyan ang pressure sa kumpanya kay gusto dahil yung dia-dia nga mabakante ang luti. Gab, I understand that is a tough situation. Pero huna-una ka, babay. As your friend, dapat kabulosin yung mga dreams and how important this is for you. Handaan kay kayo nga, iyak ng gitaligtan tungkol daan ang project. So, you can't let your guild hold you back, Gab. Lain naman gid po ni Bay, like lain po ni nga istorya ba kay dili lang among friendship ang nakataya, pati po silang Maya ug yang tribo mawadan og pulay ana niya. Grabe sila nakabuild silang life and lisod gid pud nga baliwaraon ra na, di ba? So muna nga makuno na pa ko nga worth it pa ba akong pangandoy or dili na. Bay, is a complex situation. Og dili po na dali matubag. Pero ikaw ra jud makatubag ana. Yes, it's sad to potentially lose a good friend and see others suffer. Pero labaw sa tanan, ikaw gyud maka-decide for yourself. Lagi bay, wala ko magto nga maabot ani nga point ba. Gusto ra man ta ko makatabang unya taguba naman inuon ko. Gab, sometimes life puts us in difficult positions. Dili sa tanang panahon makapalipay tag tawo. So you really have to prioritize your dreams and ambitions in life, bro. And if you really is your true friend, dapat kabalo siya, ana. And makasabot siya. Nagibay, sakto ka. Kailangan dyan ako i-balance ang between sa pagkabot sa kong damgo o ang impact nini sa uban. Yun, ako pa pong atubangon silang Aisha o Maya. Katubangon po ka. Bay, dili sa'yo ng imong sitwasyon. Pero mas importante, mahimo kang matinud-anon sa imong kaugalingon. Only then, you will find peace and clarity. Ana! Ayun ko, overthink may. Wala raman ito eh. Kilang gid na ako, pinapail na ako. May makasabot rin na sila. We did what we did. Lagite, nagpasay na ganit tatag petition. Na napadyod untay rad, pero gusto lang yun itag civilized o legal na process. Pwede lang dyan mong pugman ba? Disappoint lang yun. Mawa rin, tanan? Oh, nangyay. Kadiri. Gusto lang kumutabang. Tabangi imong kaugalingon no, na paman kadiyanhi. Gusto po yung kamutanong nga manghawa na sila. How cruel you can get. Salamat sa si mga kauban ha. Kinahanglan na yun sila manghawa. Palihog, ug maura na yung puyo, hawa na lang. Need sa namo og privacy, bisan karun lang. I'm sorry. Sorry kayo. Sorry sa strain sa mong pagkamigo, Aisha. I'm sorry nga napunta mo sa anyong sitwasyon. And even kung wala na kong dawata ang project, it will still result the same. Tapos gipili pa nimo mamutindog sa uban? Wow ha, ang binapi! Masa ka may giyari nimo diyan eh, pati paghawa nila pakialaman pa nimo? Grabe po ka mga Mr. Ash, oy. Pero actually, i-drop na ko ang project. Masa may uto-uto, kadako lang ang project mo, manimo panganduy. Oo, oh, Aish, pero kung para gito sa kuha, para gito sa kuha. Pero nagtuo ko sa pagkakaroon na nagilaing opportunity nga mo ako. Unang sa pagkakaroon, gidrop sa na akong project. Wala man gihapoy, mahita po. Oo, oh, Aish, kabalo ko, pero dili ko gusto nga mag-uba itong friendship. And dili ko patulbong sa akong konsensya, knowing the fact nga may mawala na tuloyan ang karoon. Dalaan na.
Ma, hello ma. Asa giday ko gikan? Kinsa di pangalan sa akong ginikanan? Thank you.